So ito ay isang 55-inch TV na plus ito ay isang ultra high definition with DLED backlight technology. So mamaya ay itatry natin kung ano-ano ang kanyang mga features at saka mga specifications o tinatawag nating mga specs. Pero bago tayo mag-start ay kailangan muna may katuwang tayo o helping hands bago siya alisin sa box para siguradong hindi mababasag. Hi guys, what's up? Welcome to my channel. Ang gagawin sa natin ngayon ay mag-unbox po tayo ng Prestige at mag-review ng 55 inches smart TV. Lahat, samahan niyo po ako mag-unbox. So, bago natin mag-unbox, kailangan po natin ng cutter para mag-set po natin dito. Matanggal natin yung packing tape niya. So ayan po, kasama po sa ating smart TV ang remote control. At kasama din ang pinaka-manual ng ating TV. Sunod ay ang mga instruction kung paano ikabit ang TV sa ating TV rack. Next, yan po ang pinaka model ng ating TV. So ayan po yung mga specs niya na nakasulat. Ayan po, sumunod naman ay ang mga stand. Meron tayong dalawa. Kasama dyan yung mga tornilyo, guys. Ayan. So ayan, secured po ang ating TV dahil meron siyang mga supported na foam sa loob. Last, ayan yung mga, ito, ang MXQ Pro 5G digital TV box. May kasama ring remote at pinaka-socket niya. Set aside na natin siya. Ayan, nakaka-excite na tanggalin sa plastic ang TV natin. Pero kailangan siyempre may katuwang tayo para hindi masyadong mabagsak yung ating TV. Ayan. Ayan, meron din siyang mga supported talaga na foam para secured yung ating TV. So ayan, makikita natin na may mga precautionary measures sa ating TV bago siya ibaba dahil ito po ay medyo maselan, guys. So ayan, nakasulat po, ayan, avoid daw natin na maabot to ng mga bata dahil pwedeng magkaroon ng scratch yung mismong screen natin. So ingat lang guys sa pag-unbox. So, ayan na po ang ating 55-inch smart TV. Ayan po. Ito po yung mga ports o mga USB ports na nasa likod ng ating TV. Meron tayong USB 1 and 2. Kung makikita nyo po.
And ayan po, meron din tayong HDMI number 3 and 4 para po sa mga, para sa kakabitan ng ating TV box. So ayan din po, may makikita rin tayo ng mga socket para sa ating mga cords sa mga players. So ayan po siya, guys. Then ito po, meron po ulit tayo makikita ng mga measures o mga pag-iingat na kailangan para hindi po madaling masira ang ating mismong TV. So ito naman po yung wall bracket na kakabitan po ng mismong TV natin. So ayan po, naka-install na po siya. So susunod po natin ay yung mga kasamaan po ng ating wall bracket na ikakabit pa lang po sa ating TV. So ito po. Yan. Para paalala lang, guys, kailangan talaga natin ng helping hands o katuwang para hindi mabagsak o matumba yung TV natin habang kinakabit tong wall bracket. Ayan po, all set na ang ating wall bracket. Ayan po, bago po natin ikabit siya sa ating wall, ay kailangan ay maikabit muna natin itong mga wirings o adapter ports. So, ayan po siya, kung paano po siya ikabit. So, ito po ang ating ports sa ating Digibox. So, we have, ayan po, para sa ating HDMI. So, meron din po siyang kasama na para sa ating USB port, kung mapapansin niyo po. Ayan po. Kakabit muna po natin yung ating Digibox. So, pwede po tayong mamili kung ito ba ay, kung saan natin ito ikakabit, kung HDMI 1 o HDMI 2. Meron din tayong HDMI 3 at HDMI 4. Ayan po. So, kakabit po natin siya sa HDMI 1. Ito na po at ikakabit na po natin siya sa ating dingding. Ayan po. Ayan po. All set na. Na naikabit. At safe at secure na po siya na naikabit sa ating wall. Siyempre, kailangan po malinis din talaga yung mga paglalagyan natin para hindi po siya alikabukin. Mahirap na po na pasukan ng tubig o kaya alikabok yung mismong TV natin para tumagal pa po siya lalo. So next po natin na isusunod ay yung mga specs po ng ating mismong TV. So ito po, meron din po tayong kasama na TV Plus box. Ngayon, ikakabit din po natin siya doon para mas maganda po yung mapapanooran natin lalo na sa mga iba't ibang channels po, guys. Ngayon, ipag-in na po natin yung kanya para na-testing po natin. So, ipawan po yung TV. Tugbol na po. Tayo muna natin siya sa TV Plus. Handa na yung ano. Tapos, hanapin natin yung ano.
TV para sa TV Plus. Yun. Ngayon ay tatry naman po natin ang ating DigiVox. So, pangalan po nito ay MXQ Pro 5G 4K. So, 4K po siya, ibig sabihin ay malinaw. So, ang silbi po nito ay para po maging smart TV po yung Prestige natin dahil makakakonnect po ito sa Wi-Fi connection at mapapansin natin na meron mamaya ng mga social media platforms like Netflix, YouTube at para rin siyang Android phone dahil meron siyang mga files. So dito, ayan po, makikita din ulit natin yung mga USB port. Meron tayong USB 1, 2, and 3. Then, para sa ating SD card. So, ito naman po yung mga adapters para may connect sa TV. So, ito naman po yung remote niya. Then, mamaya gagamitin natin itong USB na to para makita natin yung mga movies na naka-download kung pwedeng gumana o mapanood. Then, bago tayo pumunta, i-switch natin yung mismong TV Plus natin from this source para magamit natin itong DigiVox. So, yan po ay itetesting na po natin ang ating DigiVox kung ito po ay gagana. So, yan, ipilinag yun na po yung ating saksakan. Then, pati rin po ang ating USB. So, yung ating DigiVox po ay meron siyang 64 gig storage. So, malaki-laki po para sa mga download na mga movies natin. Yan po, si-switch natin siya sa HDMI 1. Dahil dun po nakakonnect yung ating DigiVox. So, yan. Ayan po, yan nga, makikita natin na meron siyang anim na sections. We have online video, recommend section, music, my apps, and local, and settings. So, punta tayo dun sa settings. So, ayan, makikita natin na meron siyang Wi-Fi connection, sound para makita natin, apps, screensaver. Then, dun punta tayo sa may storage reset. Ayan. So, ayan po, makikita natin na meron siyang internal storage na 64 gig. So, malaki-laki po siya para sa ating device o sa mga files natin. Next, ay punta tayo dun sa about. So, ayan po, punta tayo sa about. Ayan, yung device name ay TVBox 5G. So, meron tayong version 10.1. At latest lamang po ito dahil nung 2017 lamang ito ginawa. So, ayan po, balik na po tayo sa ibang section. So, punta na po tayo sa My Apps. Ayan, para siyang Android cellphone, no? Kasi meron siyang mga apps na katulad ng Chrome, Downloads, Files Explorer. Ayan, yung parang applications natin, Kodi, Netflix, Settings, Play Store, Music, Media Center, at higit sa lahat yung YouTube natin. So, punta tayo ngayon sa Media Center. So, ayan. So, dito sa Media Center, dito nakakonnect yung ating USB device. So, tatry natin kung gagana siya sa mga videos natin.
So, try natin yung Army of the Dead. Ayan. So, ayan. Full screen siya, guys. So, mapapansin natin na yung resolution niya ay talagang malinaw. Kapag kasi nakakonect siya sa ating VGBox ay talagang lilinaw dahil ito ay nakaset sa quality na 4K.